Kamusta mga brad? Narinig nyo na ba ang matinding trahedya na nangyari sa ating karagatan? Ito ang paglubog ng MV Doña Paz. Alamin natin bakit ito lumubog, kung bakit napakarami ang namatay dito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Alam nyo ba kung ano ang pinakamatinding trahedya sa karagatan na nangyari sa kasaysayan ng mundo? Marahil ang iisipin mo ay ang paglubog ng Titanic. Pero hindi. Ang disaster ay nangyari 75 years later sa kabilang bahagi ng planeta, sa Asia. Ang disaster na ito ay ang paglubog ng MV Doña Paz noong December 20, 1987. Noong gabing yun, ang 2,215 na toneladang barko ay naglayag na naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 4,000 na tao. Marami sa kanila ang nasunog ng buhay sa karagatan na nagmistulang impyerno. Walang nakatitiyak kung ilan talaga ang bilang o dami ng pasaherong nawawala. Kasi ang karamihan dito ay hindi naman talaga dapat nandun sa overcrowded na barko na naglayag overnight. Ang pampasaherong barko tulad ng Doña Paz ay madalas ginagamit sa Pilipinas. Ito kasi ay mura at popular na sakyan. 5 days bago ang Pasko noong 1987, daan-daang mga ordinaryong tao ang sumakay sa Doña Paz para sa isang 24 oras na paglalakbay mula sa isla ng Leyte hanggang sa Maynila. Ang Doña Paz ay orihinal na binuo at ginamit sa Japan noong 1963 at binili ng isang kumpanya ng barko sa Pilipinas noong 1975. Ito ay pinahintulutan na magkarga ng maximum na 1,580 na pasahero. Pero nung gabing ng mismong aksidente, sabi ng mga survivors ay mahigit 4,000 ang nasa loob ng barko. Kaya talagang ito ay malaking violation sa safety procedures kung titignan. Halos 24 lang sa kanila ang nakaligtas sa nangyaring ito. Ang buong crew at karamihan sa mga pasahero nito ay namatay sa isang aksidente na nangyari dahil sa kapabayaan, kawalang ingat at pagwawalang bahala para sa kaligtasan ng mga pasahero. Sabi ng isang pasaherong si Lutcardo Niedo ay talagang siksika ng barko at halos nakaupo na lang sila sa gilid at wala nang space para gumalaw. Inisip na lang niya na kaya siguro ganun karami ang pasahero dahil bakasyon at malapit na ang Pasko. Karamihan sa mga pasahero ng Doña Paz ay pamilya na may kasamang mga bata. Kabilang din sa mga pasaherong sakay ay si Aluja Baksal, 18 years old noon at nagdesisyon na hindi umaten sa Christmas party sa school para sama ng kanyang tatay na si Salvador para magdiwang ng Pasko sa Maynila. Pero nung pagsakay nila sa barko ay nagulat ito dahil sa sobrang daming tao. Para daw silang mga ipis at langgam sa dami. Karamihan sa pasahero ay pagod na pagod. May mga batang umiiyak at sobra talagang ingay. May mga pamilya raw sa gilid niya. Naawa daw talaga siya sa mga bata kasi sobrang sikip at sobrang dami ng luggage. Ang mga pasahero ay hindi talaga makatulog dahil walang space na mahihigaan. Kahit space sa pag-upo, mahirap makahanap. Habang si Aluja ay binabantayan ng kanilang gamit, ang kanyang tatay naman na si Salvador ay naghahanap ng makukuhanan ng pagkain. Sa lugar ng kainan ay sobrang worst talaga dahil sa sobrang siksikan at gitgitan. Dahil sa struggle sa pagkuha ng pagkain, maraming pasahero ang hindi na nakakain. Yung mga mahina, matanda, hirap maglakad at walang tiyaga sa paghintay, sila yung mga hindi nakakain kasi wala silang choice. Ang Doña Paz ay mayroong opisyal na listahan ng pasahero na 1,493 na may kasamang 59 na crew ang sakay. Ngunit ang maglaon sa pagsisiyasat ng media ay nagpakita na ang listahan ay hindi kasama ang bilang ng mga bata sa edad 4 pababa.
at maraming mga pasahero na nagbayad lang ng kanilang pamasahe pagkatapos lang nito sumakay. Kaya't marami talagang nakapasok sa barko na hindi naman talaga dapat nandun. Si Pedro Sorima ay 17 years old lang that time. Sabi niya hindi talaga nabilang ang lahat ng pasahero. Kasi nung simula, hinihingian muna ng tiket ang pasahero bago ito masahe sa barko. Kumbaga, tiket muna bago akyat. Kaso kalaunan, halos lahat ng pasahero ay pwede nang umakyat kahit walang tiket. Tulad ng ibang pasahero, ang pangalan ni Pedro Sorima ay hindi kasama sa listahan ng opisyal na pasahero sa barko. Kaya pinaniniwalaan talaga na mahigit 4,000 ang pasaherong sakay ng Doña Paz. Ang barko ay bumiyahe na sa takbong 26 kilometers per hour at nakaanda ng magpahinga ang mga pasahero dahil maghahating gabi na nun. Ang Doña Paz ay naka-schedule na dumaong sa Maynila kinabukasan ng umaga. Ngunit lingid sa kalaman ng mga pasahero, may isa pang barko na diretsong patungo sa kanilang sinasakyang barko. Ito ang MT Vector na ang ruta ay mula Bataan pa Masbate. Ito ay hindi ordinaryong barko dahil ito ay isang tanker na naglalaman ng mahigit 8,000 barrels of fuels. May gasoline, diesel at kerosene na pagmamayari ng Caltex Philippines. 10 o'clock p.m. noon, ang mga pasahero ay patulog na. Habang tulog si Aluja Baksal, ang kanyang ama naman na si Salvador ay nakita ang barkong MT Vector na papalapit sa kanila. Siya ay kasalukuyang nakatayo sa gilid ng barko. Akala niya isa lamang yung fishing boat kasi mukha siyang maliit tapos maraming ilaw. Pero nakita niya sobrang lapit na. Kaya naisip ni Salvador babangga na sila dito. Nang bumangga ang dalawang barko sa isa't isa, nagkaroon ng malakas na kalampag sa Doña Paz na ay kinagulat ng mga tulog noon ng mga pasahero. Ang lahat ay mabilis na nagtayuan at nagkanya-kanyang takbuhan. Walang tunog ng alarm at walang anumang warning mula sa chief officer at crew na ang Doña Paz ay bumunggo na pala sa MT Vector. Hindi alam ng pasahero na bumunggo na pala sila sa isa pang barko. Bumangga ang MT Vector sa bahagi ng Doña Paz kung saan nandun lahat ng makina at switch ng barko. Kaya agad-agad na nag-shutdown ang makina nito. Nagliyab ang barko at mabilis na kumalat sa bawat bahagi nito. Ang lahat ng pasahero ay nagpapanik at hindi na alam ang gagawin at ang lugar ay sobrang dilim. Tanging liwanag mula sa apoy lamang ang natatanaw nila. Ayon sa mga saksi, para maiwasan ang nagliliyab na apoy, karamihan ay nagmamadaling tumungo sa ilalim ng bahagi ng barko. Ang ibang mga pasahero naman sa labas ay nagsimula ng magtalunan. Huli na kasi para magsuot pa ng life jacket. Ang mga pasahero ay hindi na makahinga sa loob dahil sa may itim at makapal na usok. Ang mag-amang si Salvador at Aluja ay nagdesisyon na rin tumalon sa dagat mula sa nagdiliyab na barko. Dahil hindi nila alam na ang bumangga sa kanilang barko ay may kargang gasolina, diesel at kerosene na tumaga sa tubig palibot ng barko. Ito ay nagsimulang magliyab at gumapang sa tubig. Sabi ni Aluja habang lumalangoy, ang tubig ay nagliliyab din. Siguradong mamamatay din sila dito. Ang MT Vector ay sumabog din. Ang dagat ay lumiliyab. Ang mga barrel na may lamang fuel ay nagliparan habang lumiliyab at bumabagsak sa dagat. At lalong kumalat sa dagat ang fuel. Ang ginawa lang ng mga pasaherong nasa tubig ay lumangoy ng lumangoy. Kapag nakikita nila na papalapit na sa kanila ang apoy, sumisisid sila sa ilalim. Daan-daan ang bilang ng mga pasaherong nakatalon sa dagat. Nasaksihan ng mga nakaligtas ang mga pasaherong naabutan ng apoy. Ang kanilang pag-iyaw, ang ingay ng pag-iyak, at maya-maya ay bigla na lamang tumahimik sa paligid. Ang 4,000 na pasahero ay nasawi sa pangyayaring iyon.
na pag-alaman nung nagbanggaan ng dalawang barko, ito ay parehas na mabagal lang ang takbo. Ang Doña Paz ay tumatakbo lamang ng 26 km per hour, habang ang MT Vector ay 8 km per hour. Sobrang bagal nun mga brad, at napapaligiran sila ng 37 square kilometer na karagatan. Nasapat na sana itong space at oras para maiwasang mabunggo nila ang isa't isa. Pero totoo kaya na kaya nangyari ang aksidenteng ito dahil sila ay nasa Romblon Triangle? Totoo kaya na ang maiwagang golden ship ni Lolo Amang ang dahilan ng banggaan ng dalawang barko? Kung nais nyo mapanood ang video patungkol sa mga barkong na aksidente sa Romblon Triangle, i-click lang ang link sa itaas na bahagi. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.